Kamusta mga tol? Sa letrang N, barrel, 38. Ginataan tamba ako ng Celtics sa game 4 eh, no? 38 ang tambak eh. O yan, mamaos na nga tuloy ako eh. Meron bang bagong ginawa ang Mavericks kaya natambakan nila ang Celtics? Eh, tirayan na natin yan. Pero bago yan, at tiyara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, buwan naman o. Napaswish si Sander Gaport kay Jason Tatum. Eh si Papa Lucas sa ilalim mo. Pero si Sander Gaport, taas kamay lang. Nice defense, hira pa rin. Tukab na nga. Tapos pick and roll naman ng Mavericks. Inatake and drop coverage ni Boss Aleo. Eh si Megastar tuloy-tuloy. Layup yun. Tapos as usual mga tol, yung Celtics walang tumutulong sa depensa nila sa ilalim, diba? Diretso na sa loob ni Papa Luka. Tuloy-tuloy. Shoot! Ay! At as usual, yung Celtics din mga tol, puro drive and kickos na naman yung ginagawa nila. Eh si Boring Brown sumasalaksak palobo. Nakabutas din sa wakas. So ayan, kuha na naman ang switch ang Mavericks. Isolation na naman sila. Papa Luka, tinauan ni Boss Al. Jumaper. Shoot! Ay! Pero kung mapapansin nyo mga tol, pangatlo na to eh oh. Ang ginagawa ng Mavericks, dinediretso nila palagi sa loob. Tinetake advantage nila yung ginagawa ng depensa ng Celtics na wala tumutulong palagi sa loob eh. Na shoot! Ay! Tapos naka-fast break naman ng Celtics. 4-on-4 fast break yan no. Nice pass, pouring down, tuloy-tuloy. 2 points tuloy yan. Ang Celtics naman, gusto nila atakin palagi si Pogi, diba? Eh 1-on-1 oh, pero himala. Dumidepense si Pogi ngayon eh oh. Ayan, nice defense, 4-3. Tungkab na nga. O ayan pa, tingnan nyo, umi-screen si Halde double pay, diba? Para makuha nila palagi si Pogi sa switch. Tinirahan agad ni Boring Brown, 4-3, tungkab na naman. At yung naging importante naman sa first quarter mga tol, eto eh, oh, offensive rebounds si Dereck Lively. Ayan o, oh, napaul na nga. Nagkakaroon kasi ng second chance points palagi yung Mavericks, diba? Tulad niya si Megastar, tuloy-tuloy na naman sa loob, oh, points into pay na naman yan. Tapos ito naman, umi-screen si Jason Tatum, napaswish si Megastar, mismatch yan, diba? Hanggang doon ang pasa, oh, stupis tuloy yan. At yung pinaka-weird na nangyari sa first quarter, eto mga tol eh, oh, napaswish si Professor Xavier, diba? Ayan si Jason Tatum, oh, ipinasa ka Dereck Lively live sa corner, na kahit kailan, hindi pa tumira ng 3 points sa history ng Pilipinas. Ayan, oh, yan palang yung unang-una, yung 4-3, patay ka dyan. Ang laking bagay ni Dereck Lively live sa first quarter eh, no? O yan pa, isa, drop pass. Nice defense eh, oh, balibagtayan. Sunod-sunod talaga, puro pagmumukha niya, makikita mo eh. Fast break ngayon ng Mavericks, nakalimutan si Jason Tatum. Eh, no, alley-oop, tak-tak! O ayan, screen na naman kay Papa Lucas. Switch na naman ng Celtics, diba? Ito palagi ginagawa ng Celtics talaga to, mga tuloy, no? Hindi sila madalas tumulong sa loob, except na lang dito kay Halde double pay. Pero si Papa Lucas, tuloy-tuloy, shoot! Ah! Nagkaka-momentum tuloy yung Mavericks eh, no? O yan pa, si Reyes Jr. sinapian ni Michael Jordan. Tingnan nyo, tiyoyo pa muna. Nice! Pasok yan! At yung ginagawa ng Mavericks, binibilisan nila palagi yung laro nila. Fast break na naman, Reyes Jr. 4-3, wala yan. Pero yun naman, Dereck Lively, offensive rebound na naman. Kaya yan, second chance points na naman to. Paubos ay shot lock, napaswitch, step back 3 points, Becky pala, pull ka dyan, tol. At saka ito mga tol no, kumukuha pa rin naman palagi ng switch ang Mavericks. Pero imbis na outside shots palagi yung tinitira nila, puro sa loob talaga dito eh oh. Eh kasi nga, hindi tumutulong sa loob yung Celtics diba? Natutunan yung Mavericks ay si Megastar oh, patay na naman. Okay pa isa, nakaagos si Papa Luka, diretso sa pass break. Pinostea si Alde double pay, wala pa rin tumutulong talaga eh no. Kaya shoot! Ay! Points in the pain na naman. Talagang dyan na mamamatay tsaka dyan mabubuhay yung Mavericks. Switch tsaka isolation palagi kay Pogi ginagawa eh no. O yan pa, yan na naman eh oh. Ayun, natapik sa braso, fall ka dyan boss. Second fall na ni Boss Al yan ha. Tapos yung depensa ng Mavericks, gaya lang naman ng first 3 games yung ginagawa nila eh. Eh si Dereck Lively sila, tingnan nyo, nasa ilalim, iniiwanan niya yung corner, diba? Pero ayan, nag-rotate naman sila sa corner, extra rise, sinalaksa ka ni Jason Tatum, tuloy-tuloy, nice naman. Pero push talaga ng push yung Mavericks, yan, pass break na naman, no? Megastar, 4-3, tungkap naman yan. Pero yung si Green Minder, follow up, dak-dak! Oh, ito, si Megastar na naman, tinaon ni Boring Brown. Ayan o, nilabaan na niyo yung screen. Pero bigla tinira ni Megastar, 4-3, palay na naman. Push lang talaga, ng push yung Mavericks eh, no? Para tuloy, ginaya nila yung ginagawa ng Pacers dati. Fast break na naman, 2-4-1 situation. Tinira na kagad ni PJ Wash, 4-3, palay na naman. Kaya ayun, natapos tuloy yung first quarter, 21-34. Lamang ang malas Mavericks. Hoy, like mo ha, namamaos na ako dito. Ayun pang mag-like, hype ka talaga eh, no? Mag-like ka na! Tapos second quarter, mismatch eh oh. Inatake tuloy kagad ng Jason Tatum. Pero tingnan nyo depensa, tulong kagad sa loob. At ayun yung rotate kagad sa weak side oh. So wala tuloy mapapasahan ngayon sa labas. Ayun, naagaw pa nga, tapon, sabaw. At dahil nga dito, di ba palagi nag-switching lang yung Celtics. Tingnan nyo si Dereck Lively Lively mga tolo. Sino tao niya? Si Redford White lang eh oh. Kaya sa mga offensive rebounds, ayan tingnan nyo, nakakuha na naman niya offensive rebound. Naging malaking bagay talaga yun para sa Mavericks mga tuloy, no? Kasi nagkakaroon sila palagi ng mga second chance points. Eh, tingnan nyo, oh. Dating expo, tuloy-tuloy, layup. Second chance points na nga.
At talagang malaki yung naging impact niya sa larong ito eh, no? Kaya pick and roll, nagka-switch, ayun sa wakas na pasasaro, no? Kinikot pa, dating ex mo, portray, patay ka dyan! Kaso ito mga tol, no? Not counted daw to sabi ng mga referee kasi tumapak daw sa sideline. Pwede pala yung ganun eh, no? Ang akala ko, pwede lang i-review kapag ganyan kung tumapak pa sa 3-point line para makita nila kung 2 points ba o 3 points. Pero yung check nila kung tumapak pa sa baseline eh. So paano nila kunwari hindi 3 points yung tinira, diba? Sumalaksak, tapos tumapak pala sa baseline. Hindi nakita na referee. Ganyan din ba yung gagawin nila? Babawasan nila ng puntos para i-correct yung hindi nakita na referee? Hindi naman siguro ganun eh, no? Nice poster reptics! At tapos, as usual, drive and kickos palagi yung Celtics, diba? Pero pagkakaiba ngayon, eh, si Papa Luka, oh, dumidipesa ng pogi. Nice, di Papa? At hindi naman makashoot yung Celtics second quarter eh, no? As pretty generoso, tumira ng 3 points, oh. Kakanta sana ako, kaso pausa ko eh. Niluwa pa nga, oh. At again, as usual, ayan na naman, no? Screen ng Mavericks, switching ng Celtics. Pero ito mga tol, no? Sa sentro ngayon kadalasan ang atake ng Mavericks eh. Kaya nice defense, oh. Kick out, dating X mo, babawin daw 3 points. Patay ka dyan. Bihirang-bihira naman nakashoot yung Celtics second quarter. Kaya si Boring Brown gusto maging finals MVP, binuhay na, portray, patay ka dyan. Eto pa, tingnan nyo, kakababa pa lang, tira mo na ito, sayang ang finals MVP eh, oh, portray, baldog na baldog. At ayun, sa wakas nakita ko, pinaposte ng Mavericks yung merong mismatch. Kaya si Maxi Cleveland, Joseph Richard Reynoso lang yung bantaya, Paul ka dyan, tol. Mukhang nakita na ng Mavericks yung mismatch eh, no? Tingnan nyo, oh. Si Pritchard Reynoso, ang tao niya, si Sander Gafford. Hindi man nila pinaposte, pero ang ginawa nila, nakakakuha sila palagi ng offensive rebound dahil dyan sa mismatch niya, eh, foul na nga, oh. At maganda yung depensa ng Mavericks second quarter, ha? Ayan, paubos ang shot lock, nice defense, oh, taas kamay lang, tinira na, yun, wala na nga. Maganda rin kasi talaga yung depensa ng Mavericks, eh, tingnan nyo, off the ball screen, kita nyo yung contest dyan, ang ganda, oh, portrait, kulot rin sa vitamins. At saka buenos din eh, no? Tinan niya Mavericks, oh, ang dami-dami nakadapa, nakakuha nila. Si Papa Luka, hindi man lang tinawagan ng 3 seconds, eh ano, napasahan pa nga, full counted pa nga. So ayun, bigla tuloy lumobo naman ng Mavericks, no? Switch na naman dito, si Doogie House o MD naman ngayon tao ni Papa Luka. By the way, shoot! Ay! 20 na lamang! Okay, pa isa, kinuha si Megastar sa switch. Pero walang niya, maganda ng defense ni Megastar. Ayan, no? Charging fall pa ka tinawag ng referee. Nice, di! Tandaan niya, mga tol, no? Kapag itinigil ng dribble, ang gawin nyo, di kita nyo nang husto na ganyan tulad yung ginagawa ni Megastar, no? Kasi bakit ganyan? Hindi naman kasi makakasalaksak na yun. Ang gagawin na lang nung pass at tira na lang, diba? So pwede mo lang di kita nyo kapag ganon. At yun, tuloy-tuloy yung momentum ng Mavericks. Eh, pas Doogie House, MD yung bantay ni Papa Luka. Kahit doktor ka pa, no match siya sa kapugian ni Papa Luka. Shoot! Ay pa, tingnan nyo, isolation na naman kay Pogi. Napekeas, Doogie House MD, pinasa kay Megastar, inatake ang closeout. Ayan, layup, pasok na naman, 25 na lamang. Tinarget ang tinarget ng Mavericks, Doogie House MD eh, no? O yan pa, isa, tinira na ako ni Pogi, shoot! Ay! Ang Celtics naman, baldog na baldog, umawalang niya. 3 out of 16 lang, second quarter, 18% lang, baba eh. O yan, baldog na baldog, eh, walang yang yan. Eh kasi naman, maganda rin naman kasi talaga yung depensa ng Mavericks. Mabilis talaga eh, no? Kaya nakikot sa corner, right kagad yung Mavericks eh, oh. Libre na sa wing, pero tingnan nyo yung dalawa. Nag-rotate na kagad sa wing, diba? Sana pinasasana sa top eh, oh. Kaso ang ginawa, sinalaksak pa, tsaka kinikot. Ayun, shotlock violation patuloy. Oy, ref, ano na? Tulong na, tambak ni Reptix eh. Ayan, sumalaksak si Jesus Tatum. Tingnan nyo, referee mga tol, ha? Nakatingin sa ring, diba? Inantay niya muna gumulong palabas yung bola, tsaka siya pumito. Brrrt, foul, ang lupit mo, ref. At again, ayan na naman siya, diba? Ang laking bagay ni Dereck Lively sa mga rebound sa larong ito eh. Yung kabakso niya kasi sa lalim, maliit talaga. Kaya tama lang yung ginagawa niya, kumukuha siya palagi ng rebound. Ayun na, foul pa nga. Okay, pa isa, tingnan nyo, tinira ni Megastar 3 points, diba? Tungkab yan. Pero yun na naman, oh, nakakuha na naman niya yung rebound eh, oh. Wala mga tol, medyo stagnant kasi yung offense na Celtics din eh, no? Wala masyadong action, na wala yung mga dribble drive, tsaka mga kick out. Ang dalas, ganito lang yung nakita kong tinira nila eh, oh. Tinira na kagad, portrait, tungkab na nga. Ayun na naman, nakakuha na naman Dereck Lively sila yung rebound, oh. At kung hindi nyo napapansin kanina pa mga tol, yung ginawa ng laro ng Mavericks dito parang ano ba? Eh di ba parang laro ng Pacers dati laban sa Celtics? Mabilis yung ginawa nila, push lang palagi sa pass break. At tinatake advantage nila yung hindi nag-help defense yung Celtics sa loob, di ba? Tulad niya, kuha ng switch. Ayan, gaya kanina, di ba? Si Aldin double play tutulong kapag si Papa Luka ay sumasalaksak. Pero yan, kinigot sa corner, Maxi Cleavage for 3, patay ka dyan. Kaya yun, natapos to yung second quarter, 35-61, ginataan tambako ng Boston Reptics. Pero yung third quarter, mga tol, pumapasok na yung mga tira ng Celtics 3 points. Ayan, no, pick and pop, boss, all for 3, patay ka dyan. Pero yung naging problema naman nila, eto, turnovers, ang dami talaga yung third quarter. Ayan, no, tapon, sabaw. Kaya yan, dito, naka-defense si Papa Luka. Ayan, no, again, no, push lang ng push, push yung ginagawa ng Mavericks, diba? Aliyup, tak, tak! O yan, tinan nyo, nagka-switch, diba? Si Jesus Tatum, tinira ka agad sa 3 points, pero ayan, no, bounce, pasitan. Ayun, foul pa nga si Jesus Tatum, pang-apat na foul na niyan.
Napansin nyo ba mga tol, ang laki ng contribution ng mga sentro ng Mavericks ngayon eh, no? Kaya pa isa, fast break defense, diba? Bigla sumulpot sa other gabon, nice defense na naman eh, oh. At tapos defense, switch na naman ang Celtics, pero sumunod si Redford White eh, oh. Ayun, pinasa PJ Wash, 4-3, patay ka dyan. Dalawang sunod, ganun yung nangyari mga tol eh. Screen kay Megastar, nakasalaksa, kumikout, Rogers Jr. naman, 4-3, patay rin yan. Parang napakadali na para sa Mavericks na makashoot ngayon eh, no? Trapping defense yung Celtics, pero yun, ipinasa, kinikout, sumalaksak si Papa Luka, wala pa rin tumutulong talaga eh, 2 points tuloy yan. At again, sa mga switch mga tol, kapag maliit yung naging ka-switch si Dereck Lively, eh tingnan nyo ginagawa niya, oh. Kinukuha na niya palagi ng offensive rebounds, nice tol. At saka yung mga turnovers, nako po, 6 na turnovers yung Celtics third quarter. Kaya pa isa, sumalaksak, ipinasa, tapon, sabaw. At saka si Papa Luka mga tol, ewan ko ba kung ano nakakain ito ngayon eh, no? Nakakadepensa kasi ngayon, eh, tingnan nyo, oh, tapon na naman ang sabaw. Kaya pa isa, atake na naman kay Papa Luka, diba? Napitawan naman yung bola, tapon na naman ang sabaw. Clear na clear talaga yung game plan ng Mavericks mga tol eh, no? Yung boss ko lang hindi eh. Hindi sila nagsisettle sa mga outside shot, ang ginagawa nila, atakihin palagi sa loob. Total, wala naman talaga tutulong sa mga hype na to eh. Okay, pa isa, tingnan nyo. Imbis na outside shot, diba? Ang ginawa ni Megastar, inilapit niya sa favorite spot niya. Doon sa short range, doon niya itinira. Pasok na naman. Pero yun, sa wakas, no, pumapasok na yung mga 3 points sa Celtics. Pero again, wala silang ball movement ngayon eh. Nagmamadali na siya palagi tumira, no? Kaya ginatantambakol sila dito eh. 20 points in the paint na naman ang Mavericks third quarter, ha? Nakakasalaksak talaga sila palagi. Drop pass, yun, dak-dak! Push lang ng push, ng push, ng push. Para naging Pacers talaga yung Mavericks eh, no? Kaya fast break, nice pass, dak, dak. Timeout ang Celtics. Wala nang boses si Eskel. At ayun naman, na-surprise ako eh, no? 3 minutes pa yung nilalabas third quarter. Ipinasok na ng Celtics yung mga bangko nila. Pero mukhang tama naman yun kasi malabo na talaga makahabol yung Celtics season sa game 4 eh. Ang laki na kasi ng lamang sa letrang N, Barel, 38. Kaya yun, third quarter pa lang, tapos na ang boxing. 84-122. Pero lamang pa rin yung Celtics sa series ha, 3-1. Pero take note mga tol ha, ang sagwa na shooting ng Mavericks sa 3 points dito eh. 1 out of 6 lang sa Megastar, 0 out of 8 naman sa 3 points si Papa Luka, hindi nakashoot eh no. Pero ginataan-tambakol pa rin yung Celtics, bakit? Eh kasi, na-take advantage nila yung hindi tumutulong yung Celtics sa ilalim, diba? Points in the paint, malala talaga eh. Tsaka yung mga offensive rebounds, ang dami nila nakuha rito eh. Outrebounded talaga nila yung Celtics, 52-31 ang rebounds. 29 points si Papa Luka, 21 points Megastar, 10 points lang si Boring Brown, at 15 points lang si Jason Tatum. Okay na pang himakas, mga legay, mga ng Boston Celtics.